Matapos ang mahigit 10 taon sa Taytay Rizal na huli, ang lalaking nahaharap sa patong-patong na kaso sa Albay. May unang balita si EJ Gomez. Hindi na nakapalag ang 43 anyos na lalaking ito nang mag-corner ng Taytay Police sa Yakal Street, San Miguel Compound, Barangay Muzon, Taytay dahil sa patong-patong na kaso sa Albay simula pa noong 2013. Ayon sa pulisya, taong 2013 ang sampahan ng lalaki ng mga kasong murder, attempted murder, robbery at carnapping. April 2014 ang ireklamo naman siya ng qualified robbery. At noong December 2023, naharap din ang lalaki sa kasong forcible abduction with 3 counts of rape. Ilang taong nagtago sa iba't ibang lugar ang akusado ayon sa pulisya. Sa Manila po siya unang nagtago, then gumamit siya ng mga fake IDs at fake name. Ginagamit siya pag-apply ng pagpapakilala siya. Tapos hanggang sa napunta po siya dito sa Rizal, sa Taytay ng year siguro po mga 2020. Nakipag-ugnayan daw ang Albay Police sa Taytay Municipal Police Station ukol sa posibleng pinagtataguan ng sospek. Nang makumpirma ang impormasyong naglalagi siya sa Taytay, doon na ikinasa ang operasyon sa pag-aresto sa akusado. Naabutan po namin siya sa bahay niya na nakatambay. So na ma'am siguro element of surprise, nagulat siya na nandun na kami, hindi na siya nakapalag. So sumama na lang po siya na maayos. Walang pahayag ang suspect na ilang araw na kulong sa Taytay Custodial Facility bago inilipat sa Albay. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.